Ito po yung ginagamit natin, brother. Makikita nyo po, dalawa yung ano niya, pintuan niya. Day old po, dito po namin sila linalagay. Tapos linalagyan po namin niya ng rice hull. Tapos pinapalitan namin 4 to 5 days para hindi mamaho. Kasi yung rice hull, yan po yung nagiging init nila. Tapos pag first 7 days po, iniilawan namin sila yung kulay puting ilaw lang para lang hindi sila magkumpulan pag gabi. Ito lang muna yung ginagawa naming galaan nila, hindi sila na ano ng hangin for 7 days. Tapos pagka mataba na sila, na wala na silang nagisakit dahil hindi sila nahanginan, maganda ang lagayan nila, mainit. Ngayon naman, binubuksan na namin to. Ito. Pag binuksan na namin yan, dito na namin linalagay yung patukan nila, tsaka painom nila. Diyan, pagka 7 days up na sila. For 2 weeks naman, ang ginagawa naman namin is, pagka okay na dito sa brooder, inaababa namin sila unti-unti sa lupa para hindi sila mabigla. Pero bago namin sila ibaba sa lupa, binabakunahan po muna namin sila. Ang kagandahan dito, pag nasa brooder pa, madali natin silang hulihin para bakunahan. Ang first day po na linalagay namin bakuna is yung Marex. Tapos first week po, 7 days, gumburo. Tapos 14 days po or second week, B1. Tapos pag 1 month na po sila, binibigyan na po namin sila ng fowl pox. Isa pa nga po palang tip, pag naka 7 days na sila at matataba na sila, tinatanggal na namin ang ilaw para tipid na rin sa kuryente dahil yung init nila at saka yung init ng ipaw, pag matataba na sila is kaya na nila yung init at hindi na sila magkukumpulan pag matataba na sila. Sunod naman natin pong papakita is yung pinagbababaan namin pag naka 14 days na sila. Makikita po natin mamaya. Yan po, dito po namin sila linalagay pag 2 weeks and 1 month. Kukunin po namin sa brooder, lalagay namin dito, tapos ibabalik namin sa brooder. Kasi iniingatan na namin sila, kukunti sila. Tapos pag 1 month, pag mga 2 months na sila, lalagay na namin dun sa mas malaking range. Yan po, mga healthy sila . Mamaya po papakita natin yung mas malaking range natin.